the way you talk. Hi guys, welcome back to my channel. For this video, I'm gonna share with you my story and my experience during my quarantine days. And yes, nagka-coronavirus po ako. Na-quarantine po ako for 14 days. And ayun, so in-share ko sa inyo yung mga na-experience ko. So medyo mahaba-haba po itong video na to. Kung may time kayo, pwede niyo pong panoorin. Kung mapapanood yung mga videos ko, puro pagkain yun. And meron din naman videos update tungkol sa nararamdaman ko, kung ano yung mga medicines na pinapainom nila sa akin. And ayun, so sana ay magustuhan nyo yung video na i-share ko sa inyo. So ayun lang, please keep on watching. Hindi na ba po? So ngayon, sinusundo na ako ng emergency dahil ako ay i-admit na sa Saudi German Hospital. Hindi ko masasabi na hindi ako okay at hindi ko rin masasabi na okay ako. So para na rin mamonitor ako at mas maaalagaan ako kung i-admit ako sa hospital. So ayun lang guys. So, balitaan ko kayo, update ko kayo once na sa hospital na ako. So, nandito na ako sa room and ngayon mag-isa lang ako pero may makaka-share po akong isa pang pasyente dito kapag may dumating na. So, right now mag-isa lang po ako ngayon. And ayan. So, ako'y magpapahinga na guys. And ayun lang. Hi guys! So, ito yung pagkain ko ngayon na hindi ko pa nakakain. So, meron tayong sandwich. Tapos ito, nakita ko na laman ito, salad. And meron tayong juice, water, utensils lang yan. Hi guys, so hindi pa ako makatulog kasi sabi,
i-x-ray pa ako. And gusto ko man matulog. Di pa talaga ako makatulog. And ayun. Ngayon may nakatusok sa akin. Antibiotic. And nag-take na rin ako ng vitamins ko. And naghihintay na lang ako na tawagin ako for x-ray. Pero so far so good. Ngayon, hindi ina-atake yung sa dibdib ko. Hindi ako nakaramdam ng hingal. Unlike sa bahay na sobrang, parang ano, sobrang sikip ng dibdib ko. Pag nasa bahay ako, dito, ano, komportable ako. Hindi ako nahihirapan huminga. Ano nga eh, parang hindi nga ako umuubo dito. Hindi ko alam bakit ganun sa bahay. Ang dami kong inuubo dito. As in, hindi pa talaga ako nakakaubo. And mas okay yung dibdib ko dito. And ayun. So, balitaan ko ulit kayo guys kung merong update dito. O nga pala guys, pagkatapos ko dumating dito kanina sa room, chinek yung BP ko, nag-ECG na rin ako, tapos kinuha na rin ako ng dugo. Actually, 5 tube yun, plus 2 pang itsurang ano, injection, pang injection, ganun. So, 7 yung kinuha sa akin, ano, dugo. Then, bumalik ulit para kuhanan ulit ako ng blood sample. 2 tube ulit. So, ang daming dugo kinuha sa akin. Pero, maliliit lang naman yun, guys. Pero, syempre, ang daming kinuhan dugo. Hindi ko alam para saan lahat yun. Pero, alam ko para sa ikabubuti ko yun para ma-check nila kung anong problema sa akin. So, ayun lang, guys. Share ko lang sa inyo yung naging symptoms ko nung nag-start yung coronavirus sa katawan ko. Last Saturday, last week, nakaramdam na ako ng body pain and may kunting ubo na may kasamang plema. So, akala ko okay lang and baka dahil magkakaroon na ako. So, isa rin kasi yun sa mga ano eh, kapag magkakaroon na kasi ako, minsan nakaramdam ako ng ganun feeling na hindi maganda yung pakiramdam ko. So, kala ko ganun lang. But then, after 2 days, naging okay yung pakiramdam ko. Nag-take lang ako ng paracetamol. And then, the next day, doon na ako nakaramdam ng lagnat. Naramdaman ko siya bandang hapon. Para akong giniginaw na sabi ko, bakit ako nakaramdam ng ginaw? And then, nung nagtingin ako ng temperature ko, ayun, may sinat na ako. And then, the next day, tumaas na yung lagnat ko. Doon na talaga ako nag bed rest para bumaba na yung lagnat ko. Pero, yung lagnat ko, taas pa ba? Siguro, ang pinakamataas ko na is 37.8. Mga ganun. And then, nung Friday, May 29, doon namin napag-desisyon na magpa-test kami for COVID. And actually, kaya nagpa-test na kami for COVID, kaming tatlo. Kasi, mas naunang nag-test ang ate ko at saka yung asawa niya. And they tested as positive for COVID-19. So, ayun. Kahit alam ko na sa sarili ko na positive na ako, nag-test pa rin ako para ma-record kami dito as, syempre, positive. And, ayun, nung nasa health center kami, which is in Albada Health Center, doon ako nagpa-test for COVID. And ang ganda ng service doon. Ang ganda. Ang smooth ng servisyo nila. So, pinahiga nila ako doon after ko i-swab test. Guys, hindi masakit magpa-swab test. So, sinasabi ko sa inyo, hindi masakit guys. Promise. Ayun nga, pinahiga nila ako. Akala ko wala na akong lagnat. Nakaramdam lang ako ng konting chill sa katawan ko, ganun. Pero hindi ko alam na nilalagnat na pa na talaga ako. So, tingin ko ng temperature nila sa akin, nasa 38 something ako, ganun.
So sabi ko, ala, ang taas ng lagnat ko pala. Kaya pala nila ako pinahiga muna sa kama. Then, tinurukan nila ako ng gamot para sa fever ko. So, after nun, umukay na yung pakiramdam ko. Then, pinauwi na kami. And then, I got my result the next day. And, yeah, as usual, positive kaming lahat, kaming luma. So, right now, ako lang mag-isa. So, lahat kami, hindi kami magkakasama sa isang kwarto, sa isang hospital. So, depende sa DHA or Dubai Health Authority kung saan nila kami i-dispatch. So, ngayon dito ako sa Saudi German Hospital. So far, so good ang kanilang service, guys. And, mababait yung mga nurse dito, tsaka naalagaan nila ako maigi. And, ayun. So, i-update kayo from time to time para makita nyo rin kung ano yung ginagawa sa akin, kung ano yung nararamdaman ko ngayong araw na to. And, ngayon, okay na okay ako. Hindi ako hinihingan, guys. Hindi ko alam bakit ganun sa bahay, sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang feeling ko nasa suffocate ako, ganun. Tapos, panay-ubo ko talaga. Dito, hindi. Hindi pa ako umuubo. As in. Hindi ko alam bakit ganun. Pero ngayon, relax lang ako dito sa kama. And sabi nila, kukuha na nila ako ng x-ray, pero wala pang pumupunta ulit para tawagin ako for x-ray. So, try ko muna matulog. Pero naiihina ako. Kaso hindi ako makaihi dahil may nakatusok sa akin, guys. Ayan. And, solo ko ngayon. Ang problema ko, guys, kapag nalobat ako, pero may dala akong power bank, pero di ko alam, pag naubos yung battery ng power bank ko, di ko alam saan ako magcha-charge. Kasi wala akong adapter ng katulad ng ganito. Ayan, guys. Wala akong ganyang saksakan. Kasi ang charger ng cellphone ko is yung pang Pilipinas. Ayan, guys. So, try ko munang matulog. Then, gigising na lang ako kapag for x-ray na ako. Hi, guys. So, gising ulit ako. Mag 4 a.m. na dito. And, ayun, kakatapos ko lang i-x-ray tsaka CT scan. Sana naman ay maging normal yung result. And, ayun, so nagutom na ako. Kain muna tayo. So, umaga na and medyo puyat pa tayo pero dumating na yung ating breakfast ngayong araw and tayo ay kakain muna dahil nagugutom na rin ako. And ano kaya yung ating breakfast for today? Yan, pakita ko sa inyo. So, ito yung food na pinadala sa akin, guys. Aray ko, di ko maangat. Ayan. Ayan. So, meron tayong egg. Hindi ko lang paano ko pagkakasyahin lahat ng ano ko sa mesa ko. Meron tayong fresh milk. Sana masarap tong gatas. Pagtitimplahan siguro to. I think oatmeal. Yan. Tapos spreadable. May tinapay. May honey. May kape. And water. Utensils. Ayun lang, guys. And may pa pala. Oh. Okay, may dalawang hot water dito.
ayun lang guys yung food natin today. And let's eat! Hi guys! So, dito tayo sa CR ngayon. And tayo ay magmumog ng may asin. Then, toothbrush. And maghihilamos na rin. And, yun. Para ma-refresh naman tayo guys. And, toothbrush na ako. Ang hirap lang humawak kasi ito, natutusok ako. Naramdaman ko yung sakit, yung tusok. Kaya, hindi ko alam paano ko ginagawa. Ay, yan. So far, so good naman dito guys. Hindi naman nila ako nababayaan. Ito. Ito. Ano ba ito? Sa isang ko? Yan. May hinay lang pala. Mumog na tayo ng may asin. Kinamos naman tayo guys. Ay. Hindi ko. Hindi ko paano bubuksan. Alam na ba itong sabon na ito? Parang sa kamay na ata ito. Sabang ko naman pala. Okay, okay. Okay na ako. Next is, jajabs ako. Sama kayo. Sama ba kayo? Jajabs ako. Medyo nakaramdam na ako ng tae sa tiyan ko. So, tatayo muna ako. Hi guys! So, tanghalian na. Nagutom ako guys. So, kinain ko na lang muna yung natira kong tinapay nung kagabi. Don't worry, may takip naman yun. So, kinain ko na yung sandwich ko. Kasi hinihintay ko pa yung rasyon ko for lunch. Siguro alauna pa dadating yung rasyon ko. And sana masarap. Pero marami pa naman ako makakain dito. Just in case na magutom pa ako. Ang dami kasi nung servings nila. So hindi ko nauubos. So kanina, kinuha na nila yung kalat ko dito. Eh, gusto na rin niyang tanggalin tong mga pagkain ko dito. Sabi ko, wag muna kasi kakainin ko pa yun. And ayun, nga pala. Mukhang hiyang yung puwet ko dito. Nakakadalawang jabs na ako. So, feeling ko gumagaan na yung pakiramdam ng tiyan ko. Unlike sa bahay na kinakabag lang ako kasi hindi ako matae. Masa iba yung pakiramdam ng tiyan ko sa bahay. Dito, nakadalawang tae na ako. And mas magaan sa pakiramdam ngayon yung tiyan ko. And ayun. Ngayon medyo inuubo na ako, no? Nakakaramdam na ako ng hingal. Kaya as much as possible, dito lang talaga ako, nakahiga lang ako. And ayun, i-update ko kayo from time to time kung ano yung kaganapan dito, kung ano yung mga sabihin ng nurse and doctor sa akin. So far, wala pa akong nakakausap na doctor. And yung sa result naman, wala pa akong idea at all. Ay, sarap dumikay. Ayun.
babalitaan ko kayo guys. So, ito lang muna yung ating update for this lunch. Papakita ko sa inyo mamaya yung lunch ko. And yun lang muna. Hey guys, so ngayon may dumating at sinab test ulit ako para siguro i-check kung positive pa rin ba ako or negative na. Pero feeling ko positive pa rin ako. Ayun. Okay naman. Yung pagtusok nila sa akin, ayos lang. Masasanay din ako. And sana mas mapaaga yung pag-recover ko. And ayun lang. Gutom na ako. Ang tagal ng rasyon. Alauna na. Gutom na ako, guys. Hi, guys. So, dumating na yung aking food today. Tada! Ano kaya yung ating pagkain ngayong araw na to, no? More. Ano kaya itong nasa plastic? Maya na yan. Ito muna. Wait, labas ko lang sa karton. Oops. Juice ulit. Ano pa akong juice? Oh, fruit cocktail, guys. Dami kong juice. Tapos, water ulit. Then, may tinapay. And, salt and pepper. Wee! Alright. I think, ito, sabaw nito. Tapos, ito. Gulay, tapos, karne. Then rice. Oh. Ganun pa rin, may gulay ulit. Hindi ko pa nga nauubos yung gulay ko dito. Then ito, ano ba 'to? Para siyang ano, kaldereta na hindi makulay, ganun. Ano pala 'to? Pasta ata 'to kasi may noodles eh. Ito, noodles. Then, ito. Ano to? Jelly ata to, guys. Dessert ko. Then, ayun nga, may juice na naman tayo, fruit cocktail. Sana masarap. Then, ito naman sa plastic. Ooh! May biscuit. May orange. And another water. So, ayun lang lahat yung food ko for the day. And guys, so kain na tayo. Tikman natin yung pasta. Na may broccoli. In fairness, masarap siya. Pusin natin yung camera. Pasensya nyo na yung mukha ko, no? Hindi na ako nag-ayos, guys. What to? Fish pala tong, ano, ulam ko, guys. Ayan. Ayan. May sarsa. Kumain natin. Sarap. Sarap siya, in fairness. Hindi ata to kaldereta, parang hindi ko lang po sweet and sour na kaldereta na afritada. Butante, masarap. Huwag mo natin din kung anong pangalan nito. So, parehas fish yung ulam ko. Parehas lang din sila. Ba't ganun? Gutom na ako, pero inaayawan ng tiyan ko. Dahil kumain ako kanina. Ito kumain. Pero gutom ako eh. Wala kumain, kahit konti. Tapos, pwede naman partial.
tikman ko tong ano, gelatin nila. Lychee flavor. Ang sarap. Alam ko na, pag naumay ako, kakain ako nito para mawala yung umay feeling. Ito atang sabaw tsaka itong ulam ko hindi konektado. Ano lang ata to eh, sabaw lang ata ito eh. Pero hindi sabaw nitong ulam. Oh, hindi nga. Sweet and sour ata tong ulam ko. Tapos yung sabaw. Parang ano? Parang kalderetang lusaw. Malabnaw. Yun. So, may pinatalang gamot sa akin sa ubo. So, inumin ko to after ko kumain. Hi guys, so dumating na yung ating almusal and tada! First off, ang ating omelette.
pasensya nyo na kung may maingay, ha? Gatas. Pero may gatas pa ako doon. And juice. Fruit cocktail. tinapay again. Pero may tinapay pa ako dito. Marami pa. Palaman ulit. May pa akong palaman. Cheese. Oatmeal. And syempre, yung pangkape, tsaka, etc. Pwede na ako magbenta dito, guys. Ang dami ko ng tambak. Some tubig. Then, utensils. And salt. Ayun ang lahat. Yung food for today. That's it. So, meron ko dito ang oatmeal. Tapos, basta natin itong tinapay. Don't worry, malinis naman itong plastic. Sorry guys kung may maingay sa background ko, ha. Masarap tulog ng kapitbahay ko, eh. Gusto kong ipalaman yung itlog sa pinapay. Then, kasama ko itong cheese. Then, tanggalin ko yung gilid, no? Kasi nakakapunin mo yung gilid. Tapos, sa oatmeal. Bigyan din ang honey. Pero medyo tumamis yung ating oatmeal. Tapos, mag-gagatas na lang ako ngayon. Thank you. Thank you. Hi guys, so dumating na yung ating lunch. And ano yung food natin today? Yung utensils, ating sabaw, at sabaw. Wait, mamaya ko na. Siyempre yung ating salad, kamatis, pipino, tsaka lettuce with lemon.
Pwede ko na ini-squeeze yung lemon kasi maasim sa tiyan ko. Orange. Of course, my favorite gelatin. Ano kaya ko? Tinapay again na hindi ko pa rin nakakain yung mga tinapay ko dito. So, yun, merienda ko mamaya, tinapay. And juice. Water. Siya na yung ating main dish. Oops, pepper. Natin ngayon is munggo with daing na bangus. Meron pa pala sa plastic. Ito. Banana bread. Banana bread ata ito guys. And orange pa rin. Water. So, kakatapos ko lang kumain. And, nire-relax ko lang yung sarili ko kasi hinihingan ako. Tapos, may ubo pa rin ako. Feeling ko may problema, something pa rin sa lip-tip ko na gusto kong ilabas. Pero, ramdam ko yung hingal ko. So, bedrest lang talaga ako as much as possible. Ayun na yun. Nood-nood lang ako ng K-drama para maliw lang ako and hindi ako mag-word dito. And ayun. So, painga lang muna. Kanina sinotes ako. Kinunan ko kanina. Nagpaalam ako. Sabi ko, i-record ko yung swab test sa akin. Okay lang naman. Hindi ako comfortable ngayon. Kasi, nagkaroon ako kaya medyo masakit yung puso ko. Pero nag-hot compress na ako. Gumamit ako ng empty bottles tapos meron namang hot and cold dito sa CR. So, nilagyan ko ng maingat at tubig yung empty bottle. Tapos nakikusap yung puso ko. Guminawa naman kahit paano. So, maya ulit mag-hot compress ulit ako. Ayun, relax muna ako. Manood muna ulit ako ng K-drama. Hi guys! Dinner time! Tinapay apple juice. Fish. Then, ano ba to? Patola? Uko? Gulay. Pepper water. Oh! Dalawa yung dessert ko. Ano kaya ito? Dalawa yung dessert ko. Favorite ko to. And, syempre, salad. And, sabaw. So, let's eat. Hindi ko muna iinumin to kasi baka masobran na ako sa juice. Tignan natin sa rin.
Hi guys. So, dito muna yung ating day 4. Day 4 nga ba ngayon? Ngayon. So, nantok na ako. Hinihintay ko na lang yung vitamins ko ng 10 p.m. Then, ako'y buborlogs na rin at inantok na ako. So, yun lang. Alaman natin kung ano yung ating day 5 tomorrow. See you. Hi guys. So, pinapaubos na lang yung antibiotic na nakatusok sa akin. Then, ako'y buborlogs na. Nantok na ako. Hi guys! So, kagising ko lang. Medyo na-late na ako nagising. Kasi gusto ko talaga matulog. And, ayun, pagtingin ko, alas 8 na pala. So, kailangan ko na bumangon para kumain. And, ayun. Hi guys! So, ito na yung almusal natin. So, meron akong hot water, omelette, water, apple juice, fresh milk, yung mga pangkape, tsaka, fresh fruits. Siyempre, ang walang kamatayang tinapay na may cheese. Oh! Uy, bago to. Strawberry. Tapos butter. So, nilalagay ko muna to sa ref. Kasi meron akong gatas pa sa ref. So, yun na unahin ko. Okay. So, nagamitin ko itong strawberry na spread. Ano kung bagay ko na dito sa cheese natin, pero boom. Bago sa panlasa ko, strawberry. Sa wakas. Sa agahan ko, hindi pwedeng mawala yung itilog. So, lagi may itilog dito. Tinatanggal ko yung gilid ng tinapay ko. Ah, hindi ako nasisiyahin sa ano yung gilid ng tinapay dito. Parang ano, pag ito yung tinain ko, parang busog na agad ako. Tinatanggal ko yun. Meron tayong fresh fruits. May melon, watermelon, and orange. Bye-bye. Hi guys, so kanina nga pala ini-CG ako after ko mag-breakfast. And ngayon yung lunch na, hintay ko na yung food ko. Gutom na nga ako. Pero kumain ako ng orange kanina. And alauna na, nakagutom na ako na. Orange juice for season gelatin. Oh. Fried tilapia tsaka munggo. Wow. Sarap. Ano bang araw ngayon? Woo, Friday kaya may munggo ulit. Tapos meron pa sa plastic. Ito yung merienda ko. Cookies. I think butter cookies lang ito. Wow! Orange. Kasi hindi naman ito yung binabalatan, diba? Ito yung ini-slice. Paano kaya ito bubuksan? Then, water again. And, excited na ako kumain. So, yung lagi kong ulam is fish.
tayo. Kain na tayo. Yan. May natin yung sabaw. Dahil may juice tayo ngayon, ang iinumin ko ng juice yung nasa ref. Orange na na yung kukunin ko. Tada! So, meron tayong orange juice. Refreshing. So, kaya na tayo. Nag-alcohol na ako guys. Baka sabihin nyo hindi ako naglilinis ng kamay. Kaya ko ato yung sili. Gutom lang naman ako. Bakit? Kailangan may sili. Hindi na ako naglalagay ng salt and pepper. Unless, gustong-gusto ko talaga. Pero, hindi naman ako ma-arte kung matabang o kulang sa ganun. Pero, masarap naman yung tempura nila. Hi guys, so dinner na. Sauté, beans, tapos ito, adobong manok, may patatas, syempre tumig, fresh fruits, merong melon, orange, and watermelon. Salad, syempre soup. Bago to ah, adobo. Hi guys, good morning. So today is our day 6. And patuloy lang tayong lalaban guys. And mas mabuti na yung pakiramdam ko unlike on my first day and ngayon. So hilamos lang muna ako, then ano na yung breakfast. Hi guys, so ito na yung ating breakfast. Okay, sana masarap. I have omelette, pangkape, tsaka orange juice, milk, strawberry spread, butter, tinapay again, and cheese, and oatmeal. Dahil meron pa akong gatas sa ref, yun na lang unahin ko.
Tada! Buti na lang may honey pa ako sa taguan ko ng pagkain. Gusto ko lagyan ang honey itong kasi medyo mataba. So next time. Isip ko ba may kasama ko dun? Pero... Hi guys, so tayo ay maliligo kasi natagusan ko yung damit ko. So napapalitan ko yung aking bedsheet, wala nang tagos. And ayun, so may tagos kasi yung damit ko. And tada! So maliligo muna ako. Hi guys, so kakatapos ko lang maliligo and I'm fresh again. And ayun, wala akong magawa dito. Medyo mahina yung wifi connection ngayon, so hindi ako makapanood ng k-drama. Nakapanood naman ka, so lagi nagro-loading-loading, nakakainip yung ganun. And mag-lunch na naman ulit, and medyo gutom na rin ako, so wait-wait na lang ako sa lunch. So far so good, mas mabuti yung pakiramdam ko, pero andun pa rin yung hingal factor sa dibdib ko, and may konting pag-ubo pa rin. And ayun, so talagang higa lang ako dito sa room. And ayun, sana makalabas na rin at mag-result na as negative yung aking result. Hi guys, so ito ni ating lunch. Mixed veggies, stir fried. Mixed veggies, tapos ano na to? Kaldereta. Kaldereta ng manok. Sliced apple. Tinapay again. Orange juice. Water. Oh, may salad. Mas gusto ko yung ganito. Soup. Spinach soup. Ito yung merienda natin mamaya. Cookies! My favorite. Ang sarap na ito, please. Promise. Cookies. Orange. Hindi ko alam paano ko babalatan ito kasi ito yung i-slice. Gentle water. So, kain na tayo. Hi guys, so tinitingnan ko yung kilay ko, no? Dati dito yung may karbo. Ngayon dito na yung may karbo. Bakit ganun? Isang buwan na hindi nag-aahit. Tapos ito rin, hindi ko lang bakit ganun ang kilay ko. Okay na nyo, Nasaan ko nga naman itong kilay ko? Hindi na ako nag-aahit. Nakakarbo pa rin. Hi guys, so dumating na yung ating dinner. And let's see. Food natin today. Siyempre water. Masarap ulam. Stir fried veggies pa rin. Tapos, bago, calamares. Alright. Sana may ketchup, no? Binibigay. Orange juice.
vegetable salad. Ooh, sliced fruits. Merong melon, orange, and watermelon. Siyempre ang ating tropical ba to? Jelly. Basta jelly. Favorite ko yung gantong color nila. Walang kamatayang tinapay. Sarap. Sana may kutsak man lang po. Wala suka. Good night, everyone. Hi, guys. Good morning. Pagising ko lang and dumating na yung food. So, kain na tayo. Pero hilamos po lang. So, ito na yung ating alamos. Scrambled egg. Potatoes, milk, cereals, honey and butter, strawberry, and sugar. It's hi guys, okay na lang ulit ako ng dugo. Ayan. So, nagpa-request din ako para sa thyroid ko. Sana ma-approve para malaman ko kung normal pa rin ba yung thyroid ko or hindi. Kasi isa rin yun sa factor kung bakit ako hinihingal is yung thyroid ko. No? Pero sana normal. At dahil lang to sa COVID, kaya ako hinihingal pa rin. And ayun guys, so magpapahinga muna ulit ako. So, dumating yung ating lunch. Tinapay atin. Giniling, tsaka munggo. Broccoli soup. Orange juice. May gelatin ulit ako. Custard flavor. Green apple. And salad. Water. Ito yung merienda natin. Banana bread. Water. So, ito na yung lahat ng food ko hanggang merienda. So, kaya tayo. Hi guys! So, meron akong good news para sa inyo. Pumunta dito kanina yung doctor and sabi niya yung huling swab test ko ay negative. So, kailangan pa ng isang negative para ako ay makauwi na sa amin. And ayun, nag-swab test ulit ako. Medyo masakit yung pagkakaswab test niya, no? As in, sumakit yung ulo ko. Pero ayun, sana nga mag-negative na ako ulit. Itong huling swab test ko, sana mag-negative na ulit para makauwi na ako, para ma-disinfect ko na lahat yung sa bahay, para malinis ko na lahat ng mga virus na nasa bahay. Ayun, so sana makauwi na. And sana mag-negative na rin yung pinsan ko, tita ko, lola ko. Hi guys, so merong binigay yung hospital sa akin. Hindi ko alam kung ano to, pero feeling ko mga sabon to. From Seba Med. Ayan, tingnan natin kung ano yung laman. So ito yung laman. Olive cleansing bar. Ganito yung naman niya. Anti-dandruff shampoo. Anti-hair loss shampoo. Olive face and body wash. So, thank you, Seba Med, for this kit.
Gagamit ko to kapag umuwi ako. Ito gagamitin ko panligo. And ayun, so thank you dito. Hi guys, so nandito na po yung ating dinner. Gutom na ako kanina pa. So tinapay ulit. Nagbawas na ako ng tinapay. Tinapong ko na yung iba kasi hindi ko talaga makain. Tsaka so tinapong ko na. May bagong tinapay ulit tayo. Fish. Okay, tsaka beans. Naginisa, tapos may carrots. Fresh salad. Sweet and sour soup. Ay, hindi ito. Ito yung sweet and sour soup. Ito yung sweet and sour soup. Hindi ko alam kung ano to. Pero feeling ko pang dessert to. Siyempre water. Corn soup ata. So titikman ko na to. Sorry, hindi ko type itong sweet and sour, sweet and sour soup. Hindi ko type. Chicken pala ito, hindi pala fish. Good morning! Kahit kissing ko lang. Medyo napasarap yung tulog ko. Sarap kasi matulog ang lamig. Ando na yung breakfast. So, ngayon lamos muna ako din. Kain na tayo ng breakfast. Hi guys! So, ito yung ating breakfast. Bago. Dalawang boiled egg. Fresh fruits. Ang kape. Tinapay na may cheese. Spreads, fruit cocktail, juice, fresh milk, water, and noodles. Let's eat. Meron akong stocks ng gatas. So, yun muna yung inumin ko. Then, hindi ako nag-juice sa umaga. Kaya, handaan ko laging stocks dito sa ref. Mostly, iinom ko yung juice. Siguro, mga lunch ganun. Pero, hindi ako nag-almusa ng juice. So, I'm back. And ito, dala-dala ko na yung aking stock ng gatas. Ayan, kaya mag-alcohol. Bago kumain. Ay, na-miss ko yung boiled egg. Sana hard. Hindi soft. Ay, parang soft ko. So, kaya makitinapay ulit. Kaya na tayo. Very nice. Hard-boiled. Sana kung lugaw yung almusal. Tapos, yung nilagang itlog. Ay, sarap.
Hi guys! So, nandito ko ngayon sa CR. So, maliligo muna ako dahil 2 days na nakalipas at kailangan ko na ulit maligo. So, ayun, nagpa-request na ulit ako ng another gown. And ako ay maliligo na. So, ito yung CR. Ta-da! Oh yes! Fresh na naman ulit ang indahin nyo. Kakatapos ko lang maligo. And ayun, suklay na lang. And refreshing! Ayun. So, hindi naman ako nahihirapan manghingi ng gown, no? Kasi kadalasan mga kababayan din ang mga nagtatrabaho dito. So, yun. Fresh na naman ulit para alam yung matanggal yung bayo sa katawan. And kailangan lagi tayong malinis sa katawan. So, ayun. Ayun lang. Ma-share lang. Hi guys! So, ito yung ating lunch. Banana. Chicken soup. Salad. Oh. Ano ata ito? Isa gulay. Upo ata ito. Upo. Ito, hindi ko alam. Chicken ata. Oh, chicken. Pero hindi ko alam yung timpla. Ayan, jelly. Siyempre yung favorite ko. Sa wakas, matigas na siya. Hindi na siya yung malambot. And water. And apple juice. Then, yung ating merienda. Isang biskuit, tsaka isang orange. Ang lungkot naman ng merienda ko. Doon lang may egg pa ako doon natin nira. Ayan po yung water. Kain na tayo. Squeeze natin. So, malinis yung kamay ko. Alcohol ako rin. Don't worry. Chicken kabsa. Sarap. Chicken fillet, tsaka pinakbit. Onion soup. Coleslaw salad. Bago to. Siyempre, fruits. Merong melon, pineapple, watermelon, rice pudding. Hindi ko type to. Fish pala to. May natin to.
Hi guys, good morning. So, 7:30 AM na dito. Ay, kailangan ko ng bumangon. So, nakita ko na yung breakfast ko. Eh, hindi ko na malayan yung damit ko. Ay, sexy back pala. Tada! Natanggal yung tali dito sa may taas. So, pag-ihilamos muna ako and toothbrush. Then, breakfast na tayo. So, yun lang. Hi guys! So, ito na ating breakfast. So, meron tayong sunny side up, pero lawasak. Cereals! Bread. Syempre with cheese. Fruit cocktail juice. And milk. Water. Spreads. And ang kape. Medyo i-diet na tayo ng ating doktor. So, kaya tayo. Hi guys, so lunch na tayo. Medyo nasad ako kasi positive ulit ako. Kala ko makakuwi na ako after yung second result ko, pero positive ulit ako. Pero okay lang, alaman tayo. So, sabi nila, inilipat ba nila ako ng hotel para mag-isa lang ako doon. So, same medication pa rin. Ayun. So, para mag-isa lang ako sa room. Dahil na nag-negative na ako, gusto nila ako ibukod. And sana, nag-negative na ako. But, ayun, medyo nalungkot lang ako. Kala ko makauwi na ako. Prayers lang. And, kaya natin ito. Tomato soup. Tinapay. Salad. Mango. Tsaka fried tilapia. Orange juice. Hindi ko alam kung ano po pero gelatin yung water. Kain na tayo. Taylor's ready. Tinapay. Gulay. Mga mix-mix na gano'n. Tapos, fried chicken. Salad. Pumpkin soup. Fruits. Water. And apple juice. Meron akong apple juice sa ref. So, yun na nainumin ko. Sana may ketchup man lang yung chicken nyo. May pag-blend lang. Pero okay lang. So ito yung aking dinner today. Hi guys! So na-inform ako na ililipat ako today sa hotel. So natanggal na yung katusok dito. So nakapag-pack up na ako. So aalis na ako maya-maya. Hinintay ko na lang na tawagin ako ng nurse. And ayun. So, sa hotel na ako mag-stay, pero same pa rin, may i-intake pa rin akong medication, and ayun, may magmo-monitor pa rin naman sa akin. Ina-transfer lang ako sa hotel, and para mag-isa na ako sa room. So, ayun, in-explain sa akin ng nurse kanina, ng doktor. So, yun lang. Hi guys! So, nandito na ako sa bago kong room kung saan ako mag-i-stay for isolation. And ang ganda ng lugar, guys! Saulong-saulo ko na yung room. Para lang ako nagbabakasyon. So, ang ganda ng room dito. Ito yung aking bintana. Tapos, ito yung aking kama. Ito yung aking TV. Pag pwede ako manood dito. Then, ito meron akong sariling
ano, initan ng water. Tapos may tubig ako, may pangkape, tsaa. Tapos mayroon ako sariling ref. Pero maliit lang. Pero carry lang yan. Paglalagyan ko lang ng juice yan. And then, mayroon akong sariling salamin. Tada! And, sanang... Whoa! May bata ba ko? And, eto. Meron akong, ayan, yung sink. Tapos yung aking, pag, alam mo, nadya-jebs, ganon. Ang ganda! Ang ganda naman dito. Mukhang mapapasarap ligo ko dito kasi may ano ako, oh, shower. Tapos may bathtub pa. Oh, winner! Tapos, ito yung aking aparador. Oops, ano ba ito? Ay, ito lang pala. So, ito yung aking aparador. Uy, pwede ako magbaba. Tapos pwede ko isampay. Winner! Ayun lang guys, yung aking room, no? So, yayamanin. Para lang ako nagbabakasyon. So, ayun lang guys. And, bye! Hi guys! Nakahiga na ako. And, ang sarap. Humiga. Ang lambot ng kama, tsaka ang laki-laki. Medyo malamig nga lang yung kumot, no? Pero, feeling ko, mawawala din naman tong lamig na to. And, ayun. Hindi ko na pinatay yung ilaw. Kasi hindi naman siya ganun kaliwanag. So, okay na to. And ayun, inaantok na ako guys, so tutulog na ako. Pero syempre, diba, hindi ko naman mini-wish na tumagal ako dito magstay, no? Pero enjoying ko yung pagstay ko dito, lalo na ganito kaganda yung kwarto ko. Pero syempre, napagdadasal ko rin na gumaling na ako. And ayun, pero habang nandito ako, enjoying ko yung pagstay ko dito. Ayun lang guys, so salamat po sa lahat ng nagdadasal po para sa amin lahat. And sana po mag-negative na ako. Ayun lang po. So, bye-bye. Hi guys! Good morning! And ayun, so kanina pa ako gising. And I woke up like this. Nakapaglaba na ako. Naglaba ako ng mga underwears ko tsaka damit ko. Kasi baka wala na akong masuot. So, makakaligo na ako araw-araw. And ayun nga, yung problema ko is yung mga damit ko. So, everyday ako maglalaba. So, nakapaglaba na ako. And, ayun, so far, so good naman dito. Medyo maaga ako nagising kasi ang liwanag agad ng bintana dito. So, akala ko, ano na, medyo tanghali na. So, medyo, naano lang ako na maliwanag. So, kagabi, medyo nahirapan akong makatulog kasi sobrang lambot ng kama, nanibago ako. Na nasanay ako sa kama na ano, yung medyo matigas. Tsaka yung, basta nasanay na ako doon sa atmosphere doon sa may hospital. Siguro sa pangalawang tulog ko dito, magiging okay na yung tulog ko, no? And ngayon, naghihintay na lang ako ng aking food, yung aking almusal. Sorry guys, hindi talaga ako nagsusuklay. Susuklay lang talaga ako kapag bagong ligo, ganun. So, yaan yun na yung hair ko, no? And, ayun, so far, so good naman. Ang nararamdaman ko na lang talaga is yung konting hingal tsaka yung tsaka yung ano yung ubo. Kapag kumikilos ako, yun, medyo hinihingal ako agad. Parang napapagod ako agad tapos yun, inuubo ko rin siya. Yung ubo ko may konting problema pa, may lumalabas pa. Pero so far so good naman. Hindi naman ako umuubo kapag natutulog ako. So payapa yung pagtulog ko. And ayun, so waiting na lang ako sa food, then maliligo na ako. And ayun, wala na akong mag-share sa inyo, no? Ang pinaka-exercise ko na lang siguro is yung paglalaba. Medyo nakapagod din naman yung paglalaba. And ayun, kasi ngayon ayoko talaga magkikilos talaga ngayon. Kasi feeling ko hihingalin ako, tapos ubu-ubuin lang ako. So, ano, siguro mga stretching na lang muna. Pero ano kasi sinasuggest sa akin na mag-exercise kahit konti. Pero ngayon kasi parang hindi ko pa kaya kasi parang ang hirap sa dibdib. Ayun. So okay na siguro yung paglalaba ko na as my exercise. So yun lang. Mamaya papakita ko sa inyo yung food ko dito. Hi guys. So ito yung ating overlooking dito sa aking bintana.
Ayan, kung makikita nyo. Puro building lang siya, guys. Hindi naman ganito kataas. Nasa 8th floor lang naman ako. And, ayun. Ayan na yung makikita nyo, yung mga, yung parking area na yan. And mga building. Hi guys! So, ito na yung aking food. Tada! So, ating food for today. Oh, wait. Tayo ay mag-alcohol. So, ating food for today is meron akong rice. First time, almusal ko rice. Tapos, nilagang egg. Then, caldereta. Baka ata to. Oo, baka ata. Then, meron tayong juice. And, syempre, kutsara, tinidor. Pero, hindi ako mag-juice. Gusto ko mag-gatas. And, iniisip ko, paano kakain? Ano ito yung mesa? Dito yung buwan. Hindi ko ma-move yung mesa. Masyadong mabigat. Wala akong buwan. Kung ano nung dito kumain sa kama, kasi baka madumi yun ito. How? How do I eat? So, standing ovation pa yung peg. Oh, sige. Standing ovation. Oo. Ayan. So, ito yung aking ulam. Guys, hindi pala hindi pala baka yun. Sausage pala yun. Ito pala. May nakasulat pala dito. Far East sausage with vegetable plus fried rice. Expiry date 2 hours after delivery. Wow! Sausage lang pala to. Ito ang egg. Maya ako na ito kainin pag nagutom na ako kasi hindi ko alam kung anong oras dumadating yung lunch. So, kailangan ko pang malaman yung oras dito. So, ayun. So far, so good. Yun nga lang na mauubos yung alcohol ko. Wala daw stock sa hospital. Puro ano lang, hand sanitizer gel. Ay, gusto ko yung liquid. Ang dami ng rice. Kailan pa rin ng gatas. Ito yung water ko. Ang dami kong stock ng water, so magiinom ako na magiinom ng tubig ngayon. Then, hindi ako maubusan ng water. Then, pwede man ako mag-request ng water anytime. Hi guys! So, tayo ay maliligo na. And, ayun, kung makikita nyo sa background ko, may pantalon na basa dito sa likuran ko, ano. So, naglabakas kaya ako ng pantalon. Kasi, anytime soon, pwede akong ma-discharge dito. So, wala akong susutin. And, syempre, may virus na tong pantalon ko. So, nilaban ko. And, ngayon, ako yung magliligo and babalikan ko kay mami. Syempre, hindi ako magbibideo, diba? Hi, guys! So, you're fresh from the bath! And, ayun, hindi ko na ubos yung breakfast ko, sobrang dami. Siguro kakain ko na lang maya-maya pag nagutom ako. And ayun, tingin na lang ako sa labas, tapos nood-nood. Minsan naglalaro na lang ako ng Mobile Legends, tsaka yung farm. And ayun, yun lang yung ginagawa ko dito sa kwarto. So nakainom na ako ng vitamins ko and antibiotic.
ngayon, tinanggal ko na yung, ano dito, yung bandage ko dito, no? Bandage ba tawag doon? Nakatakip dito. So, ayun. So, kita ko na yung sugat ko, no? Sugat ng nakaraan. And, ayun, wala naman. So, waiting na lang ulit ako mag-lunch. Wala naman ako ibang gagawin dito kundi kumain, matulog, manood ng TV, maglaro, and maglaba. So, yun na yung ginagawa ko dito. Kahit dun pa sa may hospital, yun lang naman talagang ginagawa ko. Yun. So, talagang pahinga lang ako dito. Ayun, ayun lang. Hi guys! So, nandito na yung lunch ko. Ta-da! So, don't mind my hair. And, tinay ko muna yung aking hair. Kasi para mamaya pa nag-tiktok ako. Medyo kulot yung hair ko. Kanina, yung bangs ko, tinali ko. Tapos, nung tinanggal ko na yung tali, nag-curl siya. So, nagandahan ako sa naging resulta ng pagtali ko. So, ayun. So, papakita ko na sa inyo yung aking lunch today. And, let's see. So, this is my lunch today. So, meron akong juice. Salad and sweets. Ang hirap magbukas ng isang kamay lang na. So, ito yung aking salad, yung regular salad ko. And this one, hindi ko alam kung ano to. Pero mukhang masarap. And, syempre yung ating meal for today. Ang dami kong kanin. Hindi ko alam bakit ang dami. So, puro gulay yung aking meal today. Pare-parehas lang to, no? So, ang ulam ko ay... Oh, chop suey. Far East Seafood Chop Suey. And jasmine rice. So, yun yung aking meal today. And, yeah. Let's eat! Since wala tayong puan sa ating mesa, so dito na lang kumakain. Kaninang umaga, nakatayo lang ako doon kumakain. So ngayon, dito na lang ako sa aking kama. And ayun, kain na tayo guys. Hindi ko lang bakit walang upuan dito sa mesa, no? Pero carry lang. In fairness, masarap yung chop suey nila. So, kain tayo ng salad. Tikman natin yung dessert. Dry lang siya, no? Pero masarap. Tapos, may spread na siya ng strawberry. Meron siyang strawberry spread dito sa may ibabaw niya. Masarap. So, this is my lunch today. And let's see kung ano yung dinner natin mamaya. Ngayon, ang pinakakabisi-bisihan ko ngayon araw is nag-install ulit ako ng TikTok ko. Since mag-isa lang naman ako dito sa room and wala naman mga pasok-pasok. And ayun, so may chance na ako makapag-TikTok ulit. And yeah. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Is nati-TikTok lang ako, nanonood ng TV. Kahit hindi ko naiintindihan yung palabas. Basta gusto ko may sound lang dito sa room. And yun, naglaro din ako ng Mobile Legends. Facebook, ganyan. And ayun lang, yun lang yung ginagawa ko dito. So, medyo mahaba-haba itong video na to, no? So, lahat talaga binibido ko, lahat ang nangyayari sa akin. Since nag-start tayo sa hospital, and ayun, gusto ko lang i-video yung sarili ko, kung ano yung ginagawa ko, habang meron pa rin akong coronavirus sa katawan ko. So gusto ko lang i-video yung sarili ko kasi gusto ko rin ma-inspire yung ibang tao na meron ding coronavirus. And ayun, so sana lahat tayo ay lumalaban and alam kong malalagpasan natin ito lahat. And kailangan natin maging aktibo and magpalakas ng katawan. You know yung number one, siguro maipapayo ko sa inyo. And syempre, magdasal tayo kay Lord. Dahil siya yung makakatulong sa atin para gumaling tayo and maging positive lang tayo sa buhay. And syempre, katulong na rin yung mga
teachers and doctors na nagbabantay sa atin 24/7. And nagpapasalamat din ako sa Dubai government dahil hindi nila kami pinababayaan. So, from time to time, may nagko-contact sa amin na kung kamusta na kami, kung ano yung update na sa amin. And ayun, so far, nagustuhan ko yung service ng gobyerno dito dahil simula nung nag-request kami kung pwede kaming ma-admit sa hospital, yun, sinabi ko lang na may symptoms ko. Lalo na ako sa case ko na, lalo na sa case ko na sobrang hinihingal talaga ako para akong ina-asthma, pero wala akong asthma guys. So, ang ino-worry ko lang talaga is yung mag-trigger yung hypothyroidism ko. And so far, feeling ko okay naman. Mas na-lessen na yung paghingal ko. Unlike nung na-admit ako. And ayun, so far so good naman na. And mas na-lessen na yung sama na pakiramdam ko. And yung ubo na lang siguro yung ino-worry ko kasi hanggang ngayon, inuubo pa rin ako. Pero hindi na ganun kalala since nag-start yung symptoms ko for my COVID. And ayun, okay naman. So ayun lang guys, sana patuloy niyo pa rin pinapanood to kung mabot na kayo dito sa puntong to, no? So ayun, and kain na tayo ulit. Yun lang. Hi guys, so ito na yung ating dinner for today. So dumating na yung aking food. And let's see kung ano yung ating food for today. I'm a pauper. Ay. Ouch. So, meron akong cookies. Strawberry siguro yung laman nito. Favorite ko yung ganito nila. Tapos, salad. And then, yung aking ulam ngayon ay chicken, sinigang. Siyempre with rice. Bakit ang higpit na yun? Ayun. So, ito yung aking food today. Tada! Tikman natin kung masarap. Uy, first time ko mag-ulam ng sinigang ha. Since nung na-admit ako sa hospital. Pwede na rin. Pero masarap naman. Ang natin ng rice. Chok. Chok lang natin chok. Yung ito, pulboron pala to. Pulboron tapos may strawberry spread. Ano ba yung tawag dun? Basta yung may strawberry. Ayun. So, ito na yung aking dinner. And tara, kain! Hi guys! Good morning! As in, kagising ko lang. Bumangon lang ako. Inayos ko na yung kama. So, ligkulo ng hair ko, no? Kasi kahapon, nagkulot-kulutan ako. So, ayun. Nagising ako nila 4 a.m. Kala ko kasi tanghali na. Kasi sinarado ko itong kurtina. Para pag, ano, hindi ako nasisilaw. Pag ano, yung maga na ganun. Yung pala, alas 4 lang pala yun. Ngayon, 7 a.m. na. So, maghihintay pa ako na isang oras bago dumating yung food ko. Ayun. Okay naman yung tulog ko. Andito na yung ating almusal. So, meron naman ulit akong juice. Gusto kong gatas eh. Hindi nyo ako nag-juice sa umaga. Anyway.
Canada. Uy, ang sarap! Lugaw! Tama. Lugaw. Tapos, meron akong tinapay. Then, meron akong mixed fruit jam. Then, boiled egg. So, ang sarap ng almusal ko. So, maghuhugas na ako ng kamay. And I'll be back. Namiss ko yung lugaw. Grabe. So, inusog ka na lang yung mesa ko dito malapit sa may kama ko. Kasi baka matapon ko tong lugaw. Mmm, sarap. Ah, may chicken pala to. Mmm. Boiled egg. Pakap na pakap yung lugaw natin. Itong tinapay ko, later ko na lang kakain pag nagutom ulit ako. 10, ganun, 11. Kasi yung lunch ko dito, 1 PM pa dumadating. So ito, mamaya na. Tsaka itong spread, mamaya na rin yan. So kung nakikita nyo, may nakasampay akong pantalon at jacket dyan. Naglaba kasi ako kahapon. And gusto ko naman pag umalis na ako dito, malinis naman yung pantalon ko. So hinang ko na dyan. Patuyo na yan. Gusto ko lang isampay pa dyan para matuluyan ng matuyo siya talaga. And ayun. Wala mo lang sinaserve na gatas. Anyway, ito na yung aking almusal. And let's wait for our lunch. And ayun. Siguro mag-tiktok ulit ako para sumigla-sigla na yung katawan ko. And ayun, yun lang. Hi guys! So, dumating na yung lunch ko. And this will be my last meal dito sa hotel, I guess. So, ang ating ulam today is halagay dito, beef bulalo. Wow, sarap naman ng pag-goodbye nila sa akin. Uy, yung tali ko. Wow, sarap! Yummy! Then, meron akong juice. So, hindi na ako mag-juice sa pago ko na ito sa aking pa-take out na drinks. So, meron din akong salad. Then, dessert. Same din nung kahapon. O yung isang araw. Tapos, wala lang siyang spread. O yung jam. So, ito na. Kain na tayo, guys. Kasi anytime soon, pwede akong ma-discharge. So, kain na tayo. Sarap. Medyo matigas pa yung back. So, yung dessert na to, same din nung kahapon. Wala kasi nakalagay ko anong pang dessert. Basta ito na yung aking lunch today. And ayun lang. Hi guys! So ngayon, tumawag yung doctor. And ngayon nila ako i-discharge. Naka 14 days na ako for quarantine. And ngayon, inaasikaso na lang nila yung papeles ko, yung mga documents ko, yung mga lab test results, tsaka yung discharge documents na kailangan ko for my reference. And ayun, hindi na ako tinest for swab test, kaya hindi ko alam kung negative na ba ako ulit or positive pa rin ako. Pero ngayon, iniisip ko na lang na since naka 14 days na ako, I assume na mag-negative na ako. And sabi nga nila dito, kapag 14 days ka na, meron ng antibodies sa katawan mo. And sabi rin ng health department dito, tsaka yung doctor, na 10 to 14 days na nasa quarantine ka or nasa isolation ka, hindi na mag-i-spread yung virus sa katawan mo. So meaning, you can have a normal life after 10 to 14 days na naka-quarantine ka. So, magtitiwala ako sa sinabi ng mga eksperto. And, syempre, andun pa rin yung precautionary
siguro kailangan pa rin ng ano ng distance, social distancing pa rin. And syempre mag-iingat pa rin and also tuloy-tuloy pa rin yung pag-boost ng immune system mo kasi yun ang talaga yung makakatalo sa virus. And right now I'm feeling okay. May konting pag-ubo na lang ako pero sa tingin ko ano na lang talaga yun eh. Baka hindi na yun sa virus. Kasi ako talaga pag inuubo talaga ako, medyo matagal talaga ako gumaling. And ayun, gusto ko lang din magpasalamat sa Dubai Health Authority or DHA dito sa Dubai. Health Department nila dito sa Dubai. Kasi since nag-start ako tumawag sa kanila for requesting na i-isolate ako sa hospital, agad naman nila akong inasikaso and tinatawagan nila ako from time to time kung ano yung update do sa nirequest ko. So ayun nga, na-admit ako sa Saudi German Hospital. Na-admit ako noong June 1, then hanggang June 9 ako doon. Then June 9 ng gabi, dito ako nagstay sa dito sa Novotel Bur Dubai. And ayun, continuous pa rin naman yung treatment nila sa akin dito nung nagstay ako dito sa Novotel. And ang ganda ng facilities nila, wala akong masabi. So naging masaya naman yung stay ko dito and na-enjoy ko naman kahit papaano. Kasi sobrang relaxing, mas naging at peace ako dito kaysa sa hospital. Pero masasabi ko mas marami yung food sa hospital. And tsaka dito, pagising-bising ako, di ko alam bakit, di ako sanay na sobrang lambot ng kama, ang laki ng kama. Tsaka sobrang tahimik lang talaga dito at talagang ano, talagang payapa ang buhay mo dito sa hotel. And yun lang, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-asikaso sa akin dito for DHA and Saudi German Hospital. Maraming salamat po. And syempre sa family ko na wala sawang nagdadasal sa aming lima. And ayun, siguro isa sa mga kinakapitan ko is si Lord. Syempre, gabi-gabi rin ako nagdadasal. Hawak ko yung rosary ko. Yung rosary ko, wait. Itong rosary ko na to, high school pa ako nito guys. Sa tuwing may mga outing or mga kailangan lumabas, ito lagi kong dinadalang rosary. And ever since talaga hindi ko pinagpapalit tong rosary nito, lagi ko sinasabi na meron akong sarili kong rosary. And until now, hindi naman niya ako pinagpapabayaan. And ayun, siguro isa rin sa reason kung bakit nalagpasan ko yung 14 days dahil nagtitiwala ako kay Lord. And naniniwala ko na kahit mag-isa lang ako sa room, alam ko nandiyan si God para sa akin. So sa lahat ng nagkaroon ng coronavirus, huwag lang po kayo mawawala ng pag-asa. Dahil alam kong nandiyan lang si God para sa ating lahat. And hindi niya tayo pababayaan. Basta manalig lang tayo sa Kanya, magdasal lang tayo sa Kanya. Sundin natin yung payo ng doktor sa atin. And palakasin natin yung ating immune system. Hindi lang yung immune system natin dapat palakasin. Syempre yung mental health din natin. Iwas din tayo sa stress at depression. Ako, masasabi ko dumaan ako sa depression nung nasa hospital ako. Umiyak talaga ako kasi nung nag-negative na ako, tuwang-tuwa ako tapos yung huling result ko nag-positive, doon ako nag-breakout. Parang iniisip ko na, bakit positive na naman ako? Ano naman ba yung mali kong ginawa? Bakit ako nag-positive na naman? Yun. Kaya sabi ko, lalabanan ko na lang. Kakainan lang ako ng healthy foods, sandamakmak ng vitamins, tutulog na maaga, and healthy lifestyle. Ayun lang. So, nothing to worry naman sa coronavirus. As long as kaya mong labanan yun through palakasin yung immune system. Ayun lang guys. So ngayon, hinihintay ko na lang yung nurse na sabihin na pwede na akong lumabas. Then nag-comply na ako. Ayun. So ayun lang guys. So thank you so much. Kung nakarating na kayo dito sa huling video ko, maraming salamat sa panonood. And
Maraming salamat sa pagsubaybay sa buong storya ko simula nung na-admit ako sa hospital. And ayun, okay lang naman ako, guys. Inuubo na lang talaga ako, promise. Yun lang talaga yung problem ko, pero everything's normal. Lahat ng lab test ko, normal. Pati yung x-ray ko, tsaka yung CT scan ko, everything is normal. So, nothing to worry about. Ayun lang. So, dito ko na tatapusin yung ating video for today. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na. At i-share nyo na sa mga friends nyo, sa mga family nyo na may coronavirus na lumalaban pa din hanggang ngayon. And syempre, sa inyo na rin na nag-iingat din kung ano yung naranasan ko. Baka maranasan nyo rin. And di ko naman sinasabi na maranasan nyo ngayon, no? Pero sinasabi ko lang sa inyo na na huwag kayo matakot sa virus. Dahil ang importante dapat malakas lang kayo. And magpakatatag lang kayo. So, ayun lang. Thanks for watching. And mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Puntahan nyo na rin yung aking channel to watch other videos in-upload ko. And see you on my next one. And bye! What the hell do you know?